Isang video po ngayon ang ilalabas po natin, mga sangkay, patungkol po kay Ferdinand Marcos. Ito ay actual na kuha, mga sangkay, noong panahon ng EDSA 1 Rebellion. At itong video na to ay isang patunay na mahal ni Pangulong Ferdinand Marcos ang mga Pilipino, na mali po ang sinasabi ng peking kasaysayan at mga dilawan na si Pangulong Marcos ay inapi ang mga Pilipino. Dito nyo mararamdaman kung gaano kamahal na mahal ni Pangulong Ferdinand Marcos ang mga Pilipino pagkatapos nyong panoorin ang video na to. You know what is up, mga sangkay? This is me and I'm back for another video. Another topic na naman, mga sangkay, na ating gagawin ngayon. And if you don't know my name, just call me Sangkay Janjan. O kung sa Tagalog, kaibigan Janjan. Siyempre, kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome na welcome ka po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi po kayong updated sa bawat video na ina-upload natin. Today, mga sangkay, isa pong nakakaiyak na video ang ating ilalabas ngayon patungkol po kay Ferdinand Marcos. Dahil sa video na to, mga sangkay, mararamdaman nyo ang puso ni Pangulong Marcos na mahal niya ang mga Pilipino. At ang video na to, mga sangkay, ay isang actual na kuha noong EDSA 1 Rebellion. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, kamusta po muna lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga nagwagwapuan at nagagandahan dyang mga kabataan na talagang namang solidong sumusuporta at mga solidong pro-government. Maraming salamat po. Paki-like din po ang Facebook page ng Team Paangat. Ang Team Paangat po, mga sangkay, ay solidong pro-government at siyang susupalpal sa mga kumakalaban ng ating gobyerno. At eto na, mga sangkay, umpisahan na po natin ito. Tara! Programs of Marcos were more faithful to the bones of our constitution. Napakatahimik, napakalinis ng kalye. Everyone was behaved. Nung sinabi ni Marcos, sa ikaulat ng bayang disiplina ang kailangan, pinagtatawanan ko yan ng Marcel. Pero ngayon sinasabi ko, tama nga. Bago ko po ipakita ang video ni Pangulong Marcos na kung saan nagpapatunay na mahal niya po ang mga Pilipino, balikan muna natin ang istorya ng EDSA 1 Rebellion na nagpabagsak sa Republika ng Pilipinas, na dating isang mayamang bansa na kinikilala po ng buong mundo noon na isang matatag at progresibong bansa sa buong Asia at isa sa mayamang bansa sa buong mundo sa pamumuno po ni Ferdinand Marcos. Maganda ng panahon noon, nakita mo naman ang isda noon 15 centimos isang tungko. Ngayon ang sentim, ngayon kahit 5 piso sa kalsada walang dumadampo. Diba? Nung panahon ang piso muna, pag-pimip. Ibig sabihin, maganda yung pamumuno noon? Maganda. Nakita mo, pang-ilan ba tayo sa Asia? Diba, mas mayamang pa tayo sa Japan nung panahon na yun. Ngayon tayo ang pinakakulilat. Papaano nga ba naging matagumpay ang EDSA 1? Nagsimula ito, mga sangkay, sa propaganda. Mga black propaganda na binato sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos. Isa sa mga propaganda noon ng mga dilawan, si Pangulong Ferdinand Marcos daw ay hindi na sinusuportahan ng taong bayan. Noon, mga sangkay, madali po makapanguto ang black propaganda. Dahil nga po hindi katulad sa panahon natin ngayon na may social media. Kaya naman, mga sangkay, medyo naging matagumpay po ito dito lang po sa Metro Manila, hindi po sa mga area ng mga probinsya. Nagkaroon po ng snap election noong 1986. Ang snap election, mga sangkay, ay si Pangulong Marcos mismo ang nagdesisyon na magkaroon ng election kahit hindi naman pa dapat, dahil hindi pa tapos ang term niya noong panahong yon. Pero dahil nga po sa mga black propaganda ng mga dilawan na sinasabi nila na inaayawan na si Pangulong Marcos ng mga tao, ang ginawa ni Ferdinand Marcos, nagpatawag po siya ng snap election. Ganon po kabuti ang ating lolo na si Ferdinand Marcos. Naging mainit ang laban, mga sangkay, at pagkatapos ng snap election, itinanghal ng COMELEC na panalo si Ferdinand Marcos. Ngunit, mga sangkay, sa pagnanais po talaga ng mga dilawan na makamkam ang kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos, ang ginawa po nila dito, naglabas po sila ng isang peking resulta mula po sa NAMTRED, at pinalabas nila doon ang isang malaking black propaganda na nandaya po si Ferdinand E. Marcos.
Pangalawa, ang pagpapaandar po ng pera ng mga oligarko. Dito na mga sangkay, nagtulong-tulong ang mga oligarko na nagnanais po pabagsakin si Pangulong Ferdinand E. Marcos. Dahil at that time, hindi po talaga sila makaporma kay Pangulong Marcos. Noong panahon ni Pangulong Marcos kasi, hindi po sila makapang-abuso sa sambayan ng Pilipino. Hindi po nilang magawang taasan ang mga presyo ng mga bilihin at mga bayarin sa Pilipinas. Kaya naman, ninanais po talaga nitong mga oligarko na mapabagsak ang ating dolo na si Ferdinand Marcos noong panahon yun. Ginamit dito ng mga oligarko ang kanilang pambihirang pondo na tila baga wala silang pakialam maubusan ng pera. Ang mahalaga, mapabagsak si Ferdinand E. Marcos na sagabal po sa kanilang mga negosyo. At ang pera niyon ay ginamit po sa iba't ibang organisasyon na nagpuupo ng mga protesta sa buong Kamaynilaan. Pangatlo mga sangkay, nagtraidor po ang dalawang pinagkakatiwalaan ni Ferdinand E. Marcos. Ang nooy defense minister na si Juan Ponce Enrile at ang general na si Ramos. Ang dalawang to mga sangkay ay may malalim na layunin, kagaya na lamang po ng malalim na pangarap po ni Ramos na maging pangulo ng Pilipinas na talaga nga namang nangyari nung matapos po ang panunungkulan ni Corazon Aquino. Subalit si Juan Ponce Enrile ay nagbalik loob sa mga Marcos at isiniwalat ang maraming kalokohan ng mga dilawan matapos mapabagsak ang rehimeng Marcos. Samantalang itong si Ramos ay nanatiling traidor at niyakap po ang pagiging Judas. At panghuli mga sangkay, ang pananabutahe ng CIA ng Amerika. Hindi na makontrol noon ng Amerika ang panunungkulan ni Ferdinand E. Marcos. Dahil para po sa inyong kaalaman, ang gusto po lagi mangyari ng Amerika, ang mga nagiging pangulo dito sa Pilipinas ay gagawin lamang po nilang puppet. Subalit noong panahon ni Pangulong Marcos, dalawang dekada na pong hindi nila makontrol si Pangulong Marcos. Kaibigan po tayo noon ng Amerika, pero hindi po tayo under ng Amerika. Dahil noong panahon yun mga sangkay, nagiging superior pa nga tayo sa mga Amerikano dahil po sa talino ni Pangulong Ferdinand Marcos. Marami mga leader ng mga bansa, especially dito sa Asia mga sangkay, instead na magpa-advise sa Amerika pagdating sa pagpapalago ng ekonomiya kay Pangulong Ferdinand Marcos lumalap para po pag-usapan kung papaano po palalaguin ang kanilang hinahawakang bansa. Dahil sa apat na to mga sangkay, naging matagumpay po ang EDSA 1. Kinidnap po si Ferdinand Marcos ng CIA na instead mga sangkay na ilipat lamang po si Ferdinand Marcos doon sa Paway, Ilocos Norte, dinala po sa Hawaii para po makontrol ni Corazon Aquino at nila Ramos ang Pilipinas. Hanggang sa hindi na po nakabalik si Pangulong Ferdinand Marcos na nagsimula na rin po ang pambababoy ng mga dilawan sa ating bayan. Noong panahon yun mga sangkay, malakas pa naman talaga ang puwersa ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya nga dapat ang mangyayari, habang nangyayari po ang EDSA Rebellion dito sa Metro Manila, pupunta lamang po dapat siya sa Paway, Ilocos Norte na kung saan may Malacañang North. Ngunit dinala po siya ng mga Amerikano sa Hawaii. Bakit nga ba malakas pa ang puwersa noon ni Pangulong Marcos nung nangyayari ang EDSA Rebellion? Karamihan noon sa mga Pilipino mula sa Luzon, Visayas, Mindanao ay suportado pa rin po ang administrasyong Marcos. Dahil ang nangyayari pong EDSA 1 Rebellion ay dito lamang po sa Metro Manila. Kakaunti lamang po kung tutuusin. Mukha lamang po silang marami dahil sa ginagawa ng mainstream media noong panahon yon. Pero kung tutuusin, majority pa rin sa mga Pilipino o nasa 80% pa rin po ng mga Pilipino, suportado ang ating lolo na si Ferdinand E. Marcos, na ang patunay niyan mga sangkay ay ang napakaraming mga Marcos loyalist na hanggang ngayon mga sangkay, sila pa rin ay nag-i-exist. Pangalawa mga sangkay, 90% ng mga general ng Pilipinas ay suportado pa rin si Ferdinand Marcos. Dahil po si Enrile lang naman at si Ramos ang kilalang nasa Philippine Forces na kumalas sa administrasyon. Kumbaga mga sangkay, kung ano ang iuutos ni Pangulong Ferdinand Marcos sa mga general noong panahong yun, mangyayari. At malamang sa malamang kung ginawa niya yon, hindi po naging matagumpay ang EDSA 1 Rebellion. Dahil nga nasa kanya pa rin po panig ang 90% ng mga general. Ayon nga po kay former Senator Gringo Honasan, noong panahong yun na nasa EDSA siya, dahil isa nga po siya sa bata ni Enrile noon, kinakabahan po siya dahil pwede po silang sanakayin ng sangkatutak ng mga sundalo ng ating gobyerno noon. So ibig sabihin mga sangkay, pwedeng itaboy ni Pangulong Marcos at gamitan ng puwersang militar
ang mga nagrarally, ang mga nagpoprotesta, mga nagre-rebelde sa EDSA 1. Pero hindi niya po ginawa. At dito mga sangkay, sa ipapakita kong video, dito natin mapapatunayan, mararamdaman mo na ang puso ni Pangulong Ferdinand Marcos ay para po sa mga Pilipino. Na ipakita niya po dito sa mismong EDSA 1 na ang pagmamahal niya po sa bayan at sa sambayan ng Pilipino ay totoo. Panoorin niyo po ang video na to. I understand you gave them orders to wait. And I told them to wait because there are many civilians near our troops. And we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said, you talk to you, we withdraw a little. My order is to disperse. We cannot withdraw all the time, Mr. President. Without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. So grabe lang mga sangkay, dapat pwede nilang atakihin ng pwersahan ang mga tao sa EDSA noong panahon yun. Pero anong nangyari? Inawan po ng ating lolo na si Ferdinand E. Marcos. At sinabi po niya na hindi natin kailangan daanin sa ganong paraan ang pagpapatigil sa rebellion sa EDSA. You disperse the crowd without shooting them. Ganun po kamahal ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang mga Pilipino. Ang EDSA 1 Rebellion, mga sangkay, ay isang malaking pagkakamali o isa sa pinakamatinding pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong panahon ni Ferdinand E. Marcos, isa po sa pinakamayamang bansa ang Pilipinas sa buong Asia at sa buong mundo. Na hindi lamang po ako ang nagsasabi na ito, kundi ang maraming mga matatanda na nagpapatunay na ang Pilipinas noon ay talagang namang progresibo. May murang mga bilihin sa palengke, mura ang bigas, mura ang mga pagkain, mura ang binabayaran sa kuryente at tubig, pamasahe. Malinis ang kapaligiran at disiplinado noon ang mga Pilipino at talagang umiiral ang batas sa Pilipinas. Masaya, kumbaga, at magaang ang buhay. Meron ka lang piso, napakarami na nun. Ang laki na nun. Nung panahon nag-aaral ako, meron kaming libreng claim. Linggo-linggo, meron pang libreng Quaker Oats. Linggo-linggo rin yan. Mga pagkain yun? Oo. Mula sa government yun? Yun, oh, mula kay Marcos, mula sa gobyerno. Pero pagkatapos ng EDSA 1, pumasok ang rehimeng naging dugyot sa Pilipinas na niluhuran po ang mga oligarko. Matapos ang EDSA 1, mga sangkay, tumaas ang presyo ng mga bilihin at mga bayarin sa tubig, kuryente, pamasahe at kung ano-ano pa. At halos hindi na pumaawat ang pagtaas nito. Bumagsak po ang ekonomiya ng Pilipinas. Nagkaroon po ng mga manlilimos sa kalsada. Nawala po ang mga libreng pagkain mula sa gobyerno. Naging isa sa pinakamahirap na bansa ang ating bayan. Ito po ang resulta ng EDSA 1 Rebellion.